Nagpulong ang mga magulang ng mga bata sa barangay ni Maria. Seryoso ang pinag-uusapan nila. Lumapit si Maria para makinig sa pinag-uusapan. Kawawa naman ang ating mga anak. Halos hindi na sila magkasya sa classroom nila. Ang lamesa nila hindi na tumatayo. Sabi sa akin ng anak ko na bago niya matapos yung ginagawa niya, naghanap muna sila ng mga silya kasi nasira na ang inuupuan niya. Isang oras bago nakahanap ng mauupuan niya. Nagsalita naman ang nanay ni Maria, si Norma. Sabi sa akin ni Maria na kulang-kulang ang mga gamit nila at wala silang magamit na bola para makapaglaro sa reses. Naghahabulan daw sila at nadapa yung isa niyang kaibigan kasi biyak yung semento na tinatakbuhan nila. Ano ko yung nadapa? Laki ng sugat niya dahil sa dapa na yun. Buti sana kung makakapaglaro sila sa parke. Puro bubog at basura na ang parke. Wala nang damo. Sira-sira pa yung mga swing at iba pang paglalaroan nila. Nakakaawa naman itong mga bata. Wala silang pwedeng puntahan. Delikado naman kung sa kalsada sila maglalaro. Habang nagsasalita sila, nag-iisip si Maria kung dapat tumulong siya. Para sa aming mga bata lahat ng pinag-uusapan nila, ano kaya ang magagawa ko? Gusto ko sanang tumulong, pero bata lang ako. Sa sumunod na araw, habang reses, kinuwento ni Maria ang mga pinag-uusapan ng mga magulang nila. Lahat ng gusto nilang gawin ay para sa atin. Ano kaya ang magagawa natin? Lumapit sa kanya si June. Maria, wala naman tayong magagawa. Tingin mo, may magagawa si Mayor? May kinig kaya sa atin? Hindi niya problema ang mga problema natin. June, tingin ko tutulungan niya tayo. Kung alam niya lang ang mga problema ng mga bata dito. Nag-isip ng sandali si Maria. Paano natin matutulungan ang mga magulang natin? Nagsalita ang kaibigan ni Maria, si Jennifer. Maria, dapat natin sabihin sa lahat ng mga bata dito kung anong gustong ayusin ng mga magulang natin para sabihin nila sa mga magulang nila. Jennifer, bata pa tayo. Hindi naman sila makikinig sa atin. At sabi ko na, aksaya lang ng panahon yan. Bahala kayo. Yung mayor natin na yan ay walang pakialam sa mga tulad natin. Maria, tanungin natin ang mga magulang natin kung anong magagawa natin. Jennifer, huwag muna. Baka makagulo lang tayo. Tumunog ang bell at pumasok ng classroom ang mga bata. Pagkatapos ng araw, pumunta sa parke si Maria. Umupo siya sa isang bangko at nag-isip. Matutulungan ba namin mga bata ang aming mga magulang? Kung matutulungan namin sila, di ba matutulungan din namin ang aming mga sarili? Nakita siyang isang grupo ng tao, bihis na bihis silang lahat pati ang nag-iisang bata. Nag-iikot sila sa parke. Lumapit kay Maria ang kanyang nanay. Inay, sino sila? Mga miyembro ng kongreso. Bakit sila nag-iikot sa parke? Binibisita nila yung mga parke sa ating lungsod kasi gusto nilang malaman kung may magagawa sila dito. Sino yung bata? Kasama siya sa pamahalaan. Ang ating pamahalaan ay may National Youth Commission. Ano naman ang magagawa ng mga bata? Hindi ba sila nakakagulo lang? Maria, madaming magagawa ang mga bata. Ang mga bata ay nagbibigay ng boses sa mga importante sa buhay nila. Minsan nakakalimutan ng mga matatanda o hindi nakikita kung ano ang kailangan para umunlad ang buhay ng mga bata. Inay, kung tutulungan po namin mga bata ang mga matatanda, sa gusto ninyong ayusin sa aming eskwelahan at sa parke, makakabuti ba ito? Maria, magandang ideya yan. Kailangan namin ng tulong nyo. Talaga po ba? Oo naman. Paano po kami makakatulong? Alam mo, madami akong mabibigay na ideya. Ang importante dyan ay mag-usap kayong mga bata at sabihin ninyo sa amin kung anong importante sa inyo. Sige po, kakausapin ko po ang mga kaibigan at ang klase ko para makagawa kami ng plano. Maria, ang saya nito at mukhang makakatulong tayong lahat. Tawagin natin ang nanay mo at sabihin natin pwede nating ipakita sa kanila ang ating plano. Norma, hindi ba aksaya ito ng panahon? Ano naman magagawa ng mga bata? Dapat dyan, haya na lang tayo at maglaro na lang sila. Makinig tayo sa kanila. Pumunta sa harap si Maria at tumahimik ang lahat. Magandang hapon po!
Pinag-usapan po namin mga bata kung papaano po kami makakatulong sa pagsasaayos ng aming eskwelahan at parke. Importante po sa amin itong mga lugar kasi po halos buong araw po kasi kami nasa eskwelahan at pag walang pasok, nasa parke naman kami. Gumawa din po kami ng listahan kung ano ang sa tingin namin ang pinakakailangang ayusin. Bibigyan po kayong lahat ng kopya ng listahang ito at ngayon po ipapaliwanag sa inyo ni Jennifer kung paano po kami makakatulong. Pumunta sa harap si Jennifer. Magandang hapon po. Bibigyan din po kayo ng kopya ng aming plano para sa pagsasaayos ng eskwelahan at parke. Ang aming unang gagawin ay gagawa ng mga poster na ilalagay sa eskwelahan at parke para humingi ng tulong sa lahat ng mga bata. Isa-isa ni Jennifer lahat ng mga gagawin ng mga bata para makatulong sa pagsasaayos ng kanilang parke at eskwelahan. Nakinig ang mga matatanda at naniwala sila sa kahalagahan ng magagawa ng mga bata. Tumayo si Norma pagkatapos ni Jennifer. Salamat Jennifer at sa inyong mga bata. Malaking tulong ang maibibigay ninyo sa amin. Kayo ang may alam kung anong kailangan at anong paraan ang dapat gawin para maisakatuparan nito. Kailan kayo magsisimula? Bukas po! At sa sumunod na araw, lahat ng mga bata ay nagsimulang magtrabaho. Lahat ng lugar na malalagyan ng poster ay nalagyan. Lahat ng mga batang pwedeng tumulong ay tumulong. Makikita sa parke at eskwelahan na seryoso ang mga bata sa gawain nila. Sa bahay ni Maria, tumunog ang telepono. Sinagot ni Norma. Ako po ang nanay ni Maria. Gusto niyong makausap si Maria? Sandali lang po. Tumakbo si Norma sa kwarto ni Maria at kumatok sa pintuan. Maria, opisina ng mayor. Gusto ka daw makausap ng mayor. Tumakbo sa telepono si Maria at inangat sa kanyang tainga ang telepono. Magandang hapon po. Opo, si Maria po ito. Pagkatapos ng ilang sandali. Salamat po, sir. Matutuwa po lahat ng mga bata sa inyong tulong. At binaba niya ang telepono. Inay, narinig ng mayor na may ginagawa kami mga bata sa parke at eskwelahan. Binisita niya yung parke at may nakausap daw siyang bata na nagsabi sa kanya lahat ng mga gusto namin gawin. Sinabi din daw sa kanya na ako ang kailangan niyang kausapin, kaya tumawag siya. Gusto daw niya gawin lahat ng mga kailangan gawin. Nakita niya na importante ito kasi galing sa aming mga bata. Kailangan kong sabihin to kay Jennifer. Magaling Maria. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo. O siya, pumunta ka na kay Jennifer. Niyakap ni Maria ang kanyang nanay at tumakbo sa labas ng bahay.